na wala nang magiging. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako po si Julius Kainglet ng Federation of Free Workers at ito ang Talakayang Pambata. Wala nang maghihirap. Totoy, magtrabaho ka na! Sa programang ito, tinatalakay ang iba't ibang mga isyu at usapin hinggil sa karapatan ng mga bata, lalong-lalo na ang mga batang manggagawa. Sa episode na to, atin pong pag-uusapan kung paano makatutulong ang mga kabataan sa mga bata at kapwa nila ang kabataan upang puksain ang child labor. Bago ko po ipakilala sa inyo ang ating panauhin para sa episode na ito, tunghayan muna po natin ang mga naganap noong Stop and Shoot Anti-Child Labor Photo Competition na ginanap dito sa St. Scholastica's College, Manila. Nagawa po ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Communication Society ng St. Sco, ng Department of Mass Communication ng St. Scholastica's College, Manila, ng Child Labor Knowledge Sharing System or CLICS, at ang mga masisigasig na kulasa ng St. Sco. Ating pong guest para sa episode na ito ay ang presidente ng St. Scholastica's College Manila College Student Council, si Ms. Lovely April Salazar. How are you, Lovely? Hi naman po. Is it a lovely day today? So mukhang napaka-hectic ng schedule ngayon ng council, ano? First year orientation po kasi kanina umaga. So sobrang busy po namin ngayon. Aha. I assume you are graduating na, no? Yes po. Anong course mo? BS Accountancy po. BS Accounting. So ano, balak mong pumasok sa banko? Auditing firm po. Auditing firm. Pwede siguro sa Commission on Audit, no? Para ikaw yung sumuri sa lahat ng napoles sa scam, no? Pwede. Sige. Anyway, I guess last year, no, nung sinagawa yung Stop and Shoot Anti-Child Labor Competition, nakita mo, no? Opo. Pinresent po kasi siya sa student body nung nagkaroon ng exhibit sa social hall. I see. And was it the first time you heard about child labor nung makita mo yung Stop and Shoot? Hindi naman po. Kasi po, para sa akin naman yung child labor is something that you see every day. Mm-hmm. Kasi po, paglabas mo dyan sa kali, may mga nakikita ka ng mga batang namamalimos. Mm-hmm. So, yung child labor po sa akin, isa po siya sa mga issue na sa tingin ko po, lantad naman po siya sa lipunan. I see. At I guess, no, dito sa paligid ng Maynila ay nakikita rin natin sila. Na totoong nangyayari, totoong meron. Ayun, so tingin mo, no, ikaw, syempre, ikaw ay kabataan, ikaw ay isang leader kabataan. Sa tingin mo ba, in general, what the youth can do? Sa tingin mo, what the youth can do? Ano ba pwedeng gawin ng mga kabataan para i-address yung issue ng child labor? Siguro po yung para po sa akin, ang pinakamagagawa po ng youth is awareness po. Kasi po, katulad po ng mga produkto na kasi po nababalita na po na gumagamit sila ng mga bata sa paggawa ng kanilang mga produkto. Siguro bilang kabataan po, umiwas na po tayo sa mga ganung produkto. Kasi po, once tinangkilik po natin yung mga produkto na yun, parang ini-encourage pa natin yung mga malalaking pabrika na yon na gamitin pa yung mga kabataan kasi mas lumalaki pa yung kita nila. Mm-hmm. At saka po, dapat rin po yung nga po, awareness, ipakalat po natin. Sana napag-uusapan siya ng mga kabataan. Mm-hmm. Since isa nga po itong issue na lantad sa lipunan, dapat po yung mga kabataan po ay nakikilahok sa pagsasabi ng mga opinion nila, ng mga komento, question tungkol po dun sa issue. Very good. Alam mo, ang child labor sa Pilipinas, hindi lang sa mga pabrika laganap. Actually, mas laganap siya sa agrikultura. Mm-hmm.
No? Kaya nga, marami tayong mga kasama sa struggle against child labor na sila rin gusto nila, no, yung mga agricultural products na dumarating sa atin, lalo na sa mga tubuhan, ano. Sana ito ay nalilikha, sana ito ay naitatanim ng walang kasamang child labor. Yun. Sa student council ba, meron tayong mga plans ngayon with regards to addressing the issue of child labor? Opo, kasi po sa student council dito po sa Saints ko, pinapriority rin po namin yung mga issue sa labas po ng paaralan. Like, meron po kami yung project na itatay up po namin sa Sining Tanghalan. Ito po yung theater organization ng Saints Scholasticus College. Wow, that's interesting. Sige, what will you do? Parang ipapakita, magkakaroon po sila ng skit tungkol po sa realidad ng child labor. Sa ganun po paraan, makikita po ng mga estudyante namin kung ano po talaga yung nangyayari. Kasi po, minsan po, hindi po nila alam na maraming bata na nakukuha sa sindikato. Tapos yun po yung ginagamit sa child labor. Akala po nila namamalimos lang yung mga bata, nagbibenta ng sampagita. Pero meron pa po kasing mga kabataan na mas matindi pa pala yung mga nangyayari sa kanila. Tapos po sa business leaders naman po, meron po kaming itinatayap na project kung saan magkakaroon po kami ng forum tungkol po sa mga fabrika, mga kumpanya na gumagamit ng child labor para po malaman ng mga estudyante namin ano ba yung mga produkto na dapat nating iwasan para hindi natin ma-encourage yung child labor. No, that's very interesting. Yung anong pangalan ng theater group ninyo dito? Sining Tanghalan. Po. Sining Tanghalan. So, ilang buwan yung kakailangan nilang preparasyon para sa pagbuo ng skit? Kasi po, since ito po ay isang bagong skit na ngayon lang gagawin, siguro mga 3 to 4 months po yung paghahanda kasi magkakaroon pa po ng script, tapos yung mga costume pa po. I see. And then, where do you plan to showcase this? Pati ba sa labas ng scenes ko, ipapalabas natin ito? Ang plano po ng student council, ipalabas lang po muna siya sa field para po sa mga, or sa social hall para po sa mga college student. Ngayon po, kung ilalabas po siya sa labas, pwede rin naman po. Pero po siguro po sa, magpo-focus po muna kami ngayon sa mga estudyante ng Saints Co. I see. And then, yun namang business leaders na kausap ninyo, I guess some of them are even the parents of some of the students here, tama ba? Ewan ko lang po. Wag naman. Hindi, actually, kung may mga magandang, mga malalaking business organizations naman, actually, it's best or it's better to start at home, di ba? So, kung mayroong mga negosyante tayo dito na, you know, yung mga magulang ng mga estudyante dito sa loob ng Saints ko, de, that would also be a good start, di ba? Tama. Yan. Sige, were you, nung ikaw ba ay bata, ikaw ba ay dumaan sa pagiging isang child laborer? Hindi naman po. Thankfully po, hindi naman. Buti. Sa mga kaklase mo, do you know of some of them na kung sila ba ay naging child laborer or what? Child labor po, in a sense na working student po sila. So, meron po akong mga klase nung first year, so mga 16, 17, so nagtatrabaho po sila para po makapag-aral sa college. Actually, that's a nice point, ano. Kinikilala naman natin yung pagkakaroon ng working students, pero if children want to work, dapat between sa age siya ng 15 hanggang bago mag 18, no? So, they can work as long as di naman 8 oras yun. And the nice thing is, dahil kaklase mo, di ba? So, sila yung nag-aaral. So, that's very good. Okay. Sige, ganito. Papasok tayo ngayon sa isang segment natin dito sa ating program, which we call Sagot Mo 24. Sige po. So, ang mangyayari dito, meron tayong mga nakaline up na mga tanong. What you have to do is answer as candidly. Kailangan crisp, short answers. One word, one liner. Okay? Sige. So, nakakakaba. Huwag kang kakabahan. So, ganito. Again, hindi mo kailangan mag-explain. Love you. Game ka na ba, lovely? Game na, okay. Timer starts after I read the first question. Okay. Anong pinakaayaw mong gawaing bahay na inuuto sa'yo nung bata ka pa? Maglampaso. Sino mas tamad? Yung utos ng utos o yung ayaw sumunod sa utos? Yung ayaw sumunod sa utos. Ano unahin mo? Homework o gawaing bahay? Homework. Ano ang mas mahirap labanan? Child labor or feelings? Child labor. Pwede mo lang feelings, ha? Okay, sige. Last question. Using your facial expression and body language, God. Ano para sa'yo ang batang malaya?
Thank you very much. Oh my God. Oh, lovely. Lovely. Sa 24, anong magagawa mo? Batang malaya, ipagtatanggol ko. Maraming salamat, lovely. Thank you for guesting dito sa Talakayang Pambata. So muli po sa mga nais sa makaalam at makatulong kung paano po tayo makapag-contribute sa laban versus child labor, maaari po tayong pumunta sa clicks.org.ph. That's clkss.org.ph, ang Child Labor Knowledge Sharing System. Sa Facebook, puntahan niyo po kami sa clicks.org.ph din. At sa mga mahilig mag-tweet, ang aming pong handle ay @NoToChildLabor. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. At sana po lahat tayo makiisa para sa batang malaya. Ako po si LJ Tanyakin ng St. Scholastica's College, Manila. Bilang isang estudyante at bilang isang kabataan at bilang isang aspiring athlete, nais kong tulungan ang mga bata para po sa ilang child labor sa pag-organisa ng patimpalak o palaro para po sa kanila. Kasi naniniwala po ako na once na na-expose ang mga bata sa mga ganitong palakasan, sa mga palaro, mapupunta po yung attention nila doon. At yun nga po, magtuturo po ako ng swimming lessons sa kanila at mag-o-organisa rin ng competition para yun, matuwa sila. I am Maribel Omar from St. Scholastica's College, Manila. As a feature writer and journalist, I will fight against child labor by advocating and educating the rights of the youth through the written word. Ako po si Eunice Umbillo, isang mag-aaral ng St. Scholastica, Manila. Sinasabi nila na ang child labor daw ay ang mga bata, hindi sila makapag-aral kaya sila ay nagtatrabaho. Hindi ako naniniwala doon kasi ang child labor, masusolusyonan siya ng edukasyon. Marami ng programa ang gobyerno sa edukasyon kagaya ng Alternative Learning System o ALS. Naniniwala ako na kaya ko na mag-volunteer bilang isang estudyante na ibahagi ang aking kaalaman at maging parte ng Alternative Learning System sa pamamagitan ng pamamahagi ng aking karunungan para sa mga kabataan.